Pride of Train of Race, ang limang katuroan ng Russia ay acronym niya ay TOLE. Ngayon dito sa letter I. Next meeting natin dito na sa P. Aristotle Race. Hindi matatanggihan biyaya. Maraming mga nagtuturo sa kanilang kasulatan o sa mga doctrine churches na ang kaligtasan ay kailangan tao magsikap, magtrabaho para maligtas. Kung isummarize yan, para na sila ang nagpagligtas. Pero ako po, ang grasya, ang kaligtasan ay hindi matatanggihan. Once na pinili ka talaga. Hindi mo matatanggihan ang grasya na ibigay sa iyo. Whether you like it or not, pag nakatanggap ka ng grasya, ay nasa iyo yan mapunta. Yan ang hindi talaga pa naipipihan ng ibang mga nagtuturo. So, Aristotle Grace, hindi matatanggi ang biyaya. Ang sabi nito, nang tinawag ng kalahayang ang kanyang mga hinirang sa kaligtasan, hindi sila makatanggi. Inaalok ng kalahayang sa lahat ng tao ang mabuting balita, ito ay tinawag na panlabas ng pagtawag. Pero para sa mga hinirang magpaabot ang kalahayang sa panloob ng pagtawag at ito ay hindi matatanggihan. Ang pagtawag na ito sa pamagitan ng banal na espiritu o raukan atas na gumawa sa puso, sa isip ng mga hinirang upang dalhin sila sa pagsisisi kung saan maluwag sa kalungkutan at malaya silang dalapit sa kalahayan. Yan po ang nasa Bible. Mula dito, Romans chapter 8 verse 33. Sabi nito, sino ang makakapagharap sa paratang laban sa mga hinirang ng kalahayan? Gayon ang kalahayan ang nagpapawalang sala sa kanila. Sino ba ang maglagay ng paratang sa atin? Kung mismo ang kalahayan ay nagpapawalang sala sa atin. Sino ang magparatang? Si Satanas? Si Lucifer? No. Romans 9:12. At hindi rin naman sa pamagitan ng dugo ng mga kambing at mga pulong baka, kundi sa pamagitan ng kanyang sariling dugo ni Yahawa Shai, na pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal na kinanta ng walang hanggang katubusan. Not with the blood of God and guilt, but with his own blood. He entered the most holy place once for all. Hindi na pwedeng ulitin na maghatong uli. Kasi pag gagawin mo, binastos mo si Yahawa Shai. Parang wala kang tiwala, wala kang palampalataya sa ganiwang kaligtasan niya para sa atin, sa'yo. Kung maghandog ka pa uli. That's why malaking kasalanan ang isang taong maghandog uli na hinandog na ang sarili ni Yahawa Shai ng buhos na sa kanyang dugo. His own blood, he entered the most holy place once for all. Once for all, wala na, once for all. Having obtained eternal redemption. Eh, ngayon paghandog-handog pa sila ng sinunog ng mga hayo, ginabastos ninyo at inonsulto ninyo ang ginawa ni Yahawa Shai noong nakabitin siya doon sa pulong kahoy na nagsin ng kanyang blood para sa iyo, sa amin, na maating matanggap na redemption o kaligtasan. Isang malaking pagbabastos po yan. Dahil ang utos noong sa Torah, sa Old Testament, ang fulfillment si Yahawa Shai, tinupad na niya para hindi na natin gawin. Ginawa niya once for all. Oh, please,
Allah. Yan ang mga hindi nakaintindi o gawa ng diablo yan. Pandilin lang para yung mga sumunod o impirno pa rin ang bagsak nyo. Dahil binastos nyo si Allah siya. Yan po ang linaw. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Hindi nagkasala si Yahawah Shai. Ngunit dahil sa atin siya inuring na makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng alahayag sa pamamagitan ni Yahawah Shai. Yung kasalanan natin kinuha niya doon sa kahoy para tayo ay maging matuwid. Ngayon dahil kinuha na niya ating kasalanan, matuwid na po tayo. We are righteous in the sight of alahayag. Yan po ang malinaw. Sa mga hindi nakaintindi, paulit-ulit silang maghandog, ay nako, isang pambabastos ang ginawa ng mga tao yan. Naghandog pa ulit, natapos na hinandog. Hebrews chapter 10 verse 14. Sa makatuwid sa pamagitan lamang ng isang paghandog lang ay kanyang ginawang ganap magpakailanman ang mga pinapalimbalan ng kalahayan. Isang handog lang ang ginawa ni Hawas siya eh. That's why hindi na tayo pwedeng maghandog pa ulit dahil tapos na doon sa kahoy ng kabayubay si Hawas ay sinabi na it is finished. One of the silver last word na binitawan ni Hawas ay doon po sa gulbuta habang nakabitin sa kahoy, sabi niya it is finished. Tapos na ang handog. Bakit ang iba maghandog pa? Isang kabastusan ng ginawa ninyo para kay Hawasyan. Isang kabastusan po yan. Tapos na ang handog. Bakit maghandog pa ulit? Celebration na lang pero never maghandog. Eh, tapos na po yan. Eh, pag ganyan, deception yan ng diablo. Romans chapter 8 verse 1. Kaya nga hindi nahatulan maparusahan ang mga tao nakipag-isa kaya masyayak Yahawah Shai. Kung nakapag-isa tayo sa kanya dahil hinaghandog na siya ng buhay para sa atin, hindi na tayo hatulan. Pero kung hindi kayo makipag-isa dahil maghandog pa rin kayo, hahatulan kayo. Dahil hindi kayo magpag-isa sa ginawa ni Yahawah Shai doon po sa Golgotha. Therefore, there is no condemnation for those who are in masyayak Yahawah Shai. Nakakaawa kayong naghandog ulit. Sumunod kayo sa maling toro. Grace o impermo kayo dyan. Insulto ang ginawa nyo kay Yahawah Shai. Wala nang condemnation. Kaya nga hindi nahatulang maparusahan ang mga tao na kipag-isa kay Yahawah Shai. Dahil nakipag-isa ka, dahil sumakayon ka sa ginawa niya para sa'yo. Pero kung ayaw mo, maghandog ka pa ulit ng mga hayop, maparusahan ka na. Dahil isang kabastusan niya ay isang insulto sa ginawa ni Yahawah Shai para sa'yo. Hindi mo tinanggap. Yan. John 3:18. Hindi hinatulang maparusahan ang sumasampalataya sa anak. Kaya paano tayo sumampalataya sa anak? Siya Yahawah Shai, kung maghandog ka pa uli, ay hindi ka sumampalataya sa kanya. Para sa iyo, ay kulang pa yan. Hindi pa kumplito yan, maghandog pa kami. Hatulan ka. Kaya ang hindi hatulan, at hindi mo parusahan yung sumampalataya kaya sa anak. Ngunit hinampulan na. At hindi, ang hindi sumampalataya sapagkat hindi sila sumampalataya sa kaisa-isang anak ng alahayan. Yan, kung ang taong naghandog pa ulit, akala ni
sa langit kayo magpunta o makapasok kayo. Eh, hindi naman kayo punta ng langit, di ba? Doon lang kayo sa lupa. Sa bagong lupa, bagong langit, hindi kayo makapasok doon. Dahil hindi talaga maliligtas yung naging insulto kay Hawas kayo. Romans chapter 3 verse 3 to 4. Ano nga kung hindi naging tapat ang ilan sa kanila o sa atin, hindi tapat. Meron talagang sutil, suwain tayo. At ibig kayang sabihin, niyon ay hindi na rin tapat ang alahayan. O minsan hindi na tapat. Pasaway tayo, umuparate ng mga kabigyan din sa kasalanan. Hindi na ba siya tapat? Hindi, hindi. Ang alahayan ay tapat ang totoo kahit sinungaling pa ang lahat ng tao. Ayon niya sa nasusulat upang kilalanin kang matuwid sa iyong mga salita at manaig ka kung hahapulan ka na. Maghahapulan na tayo for eternity. Doon tayo makatira sa New Heaven. Ayan. Doon natin malaman. Ano yung pag-isa kay Hawa siya ay sigurado makapasok doon. Second Timothy chapter 4 verse 13. Kung tayo man ay hindi tapat, mayroon hindi tapat, siya ay nanatiling tapat pa rin sapagkat hindi niya maaaring itakwil ang kanyang sarili. Napakabait talaga ng kalahayan. Minsan hindi tayo tapat. May kanya-kanya tayo kahinaan. May kanya-kanya tayong mga ugali na hindi karapat-dapat pero nanatiling tapat. O, pansinin mo, kung tayo man ay hindi tapat, siya ay nanatiling tapat pa rin sapagkat hindi siya maaaring itakwil ang kanyang sarili. Di ba? Yan. Ano sabi ng Romans 11:6? Hindi lang nga sila dahil sa kagandang loob, hindi sa kanilang mga gawa. Sapagkat kung dahil sa mga gawa, hindi na ito maituturing na kagandang loob. Hindi lang tayo ni Abay Yahawa dahil sa kagandahan loob. Ngayon po sa pamagitan ng ating gawa, hindi na ito maituturing na kagandahan loob. So malinaw po, ang salvation ay gawa lang ni Yahawa sa Yahan. At bakit? Dahil before the foundation of the world, pinili tayo ng Abay Yahawa. At pinatawad ang ating mga kasalanan sa pamagitan ng dugo ni Yahawa na nagkataong tao na si Yahawa siya. Yahawa is a mission at doon tayo nagkaroon ng kaligtasan. Abba Yahawa chose us, not us who chose Him. And being born again, it is not by man's will, but by alahayan's will. Si Abba Yahawa ang pumili sa atin. At hindi tayo ang pumili sa Kanya. At bilang hindi ng anak na muli, ay hindi sa kalooban ng tao, kundi sa kalooban ng alahayan. Ang pagka-isilang natin muli, ang pagka-born again, ay hindi sa ating kalooban, hindi sa ating gawa, sa ating kapasyahan, kundi sa Kanya. Pansinin natin ha, Ephesians chapter 1 verse 5. Tayo ay Kanyang pinili upang maging anak niya sa pamagitan ni Mashiach Yahawashiah. Yan ang Kanyang layunin at kalooban. Kalooban ni Abba Yahawa na tayo'y napili bago pa na para upang maging anak niya sa pamagitan ni Mashiach Yahawashiah. Napili tayo upang maging anak. Maging anak ni Abba Yahawa. That's why tawagin natin siya Abba Yahawa. Abba, Father. Hindi. Yan ay kanyang kalooban. Ay kanyang layunin at kalooban. Sa pamagitan ni Mashiach Yahawashiah. Ngayon, kailan ba nangyari ang pagpili?
kaya bago itinatag ang sanglibutan. Just as He chose us in Him before the foundation of the world, ang pagpili natin na naging anak tayo ni Abba Yahawah, wala pang planet Earth. Anak na po tayo ni Abba Yahawah upang maging anak na pinili. Yun ang kanyang kalooban. Ang sabi nito, ayon sa pagpili niya sa atin sa kanya bago itinatag ang sanglibutan upang tayo maging mga banal at walang dugi sa harapan niya sa pagpili. Dahil sa pag-usap po ni Yahusay doon sa Golgotha, lahat ang kasalanan, the past, the present, the future, murado lahat. In the sight of Alahaya, we are holy. Banal. Ang walang mga dugi sa harapan. Yan ang pag-ibig niya sa atin. So mayroon ba tayong pagmalaki? Mayroon ba tayong pagmayabang na tayo naligtas dahil sa ating mga gawa? Wala! Habag lang, biyaya lang talagang ginawa ni Abba Yahawah na nagkatawang tao at siya si Yahawah, siya ay nagbuhos ng dugo para ikaw ako ng mga pinili before the condition door, we are the children of Abba Yahawah. Yan! Palagpakan natin si Yahawah siya. Alahayang children, ang orinye, those whom He elected before the condition to the world. And how about the John 1:12? Ito ha. Ito ang John 1:12. Maraming mga magbabasa ng Bible na hindi naiintindihan ko. Kasi parang salungat eh. Maging anak na ng alahayan ng mga pinili niya bago palikhay ng sanlibutan. Ay paano ang buwan onorose? Tingnan natin. Ang buwan ng Joseph. Sabi rin ko, subalit ang lahat ng tumanggap at mampartaya sa kanya ay binigyan ng karapatan maging mga anak ng alahaya. Para bang sa kapala maging anak, kung tinanggap mo at mampartaya ka kay Yahawah Shal. Para ang inyong grammar nito ay ganon. Pero, pansinin mo, sabi rin ko, ilang pa believer misunderstood this context, John 1:12. Maraming nanampalataya na hindi naunawaan ang palatak ito. Yan, itinirap ito. Ang mga taong na ipanganak na muli sa banal na Espiritu ay ang mga nagsisitang gat at nasimpalataya at tayawa siya. Yan daw. Ngayon, tingnan mo ang trace. Who were born? Not of blood, nor the will of the flesh, nor the will of the man, but of alahaya. Sila na ay naging mga anak ng alahaya. Naging. Past tense. Were born. Hindi dahil sa hindi lang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagawa ng tao. Hindi nga sa tao. Kundi sa pagiging anak nila ay dahil sa kalooban ng alahayan. Si alahayan ang nagpasya na tayo maging anak niya. Hindi sa kalooban ng tao. At tayo'y anak na. Who were born na before the foundation of the world. That's why ang John 1:12 medyo complicated pero i-explain sa trace. Pagbasahin mo ang 12, marong interpretation ka. Basahin mo ang 13, doon mo marawahan. Yan. Ngayon, ang John 8, umihit ang hangin kung saan ibig at narinig ninyo ang ubong ito. Ngunit hindi ninyo alam kung saan ang galing at kung saan naparoon. Gayon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu. So hindi natin alam kung kailan tayo napanganak sa Espiritu. Di sabi rito, the way He flows with every pieces, but there the sun and mix, but you do not know where it's come from or where it is going. It is like with everyone who is born of the Spirit. Hindi alam kung kailan tayo napanganak mo
pista ng mga patayan o pista ng mga demonyo, yung undas. Yan ito topic is not. So, hindi natin alam. Sabi nito, gayon din ang bawat ipinangang sa Espiritu. Sabi, oh, kung saan ang galing, kung saan pamaroon, o oh, umipang hangin, kung saan ibig at narinig, ninyo ang ugong ito, narinig ang ugong, ngunit hindi nyo alam kung saan ang galing at kung saan pamaroon. Gayon din ang bawat pinangang sa Espiritu. Yan. Hindi nyo alam. Ngayon, dito, kailan ang unang kapanganakan ng tao sa Espiritu ng kalahayang? Kailan ang unang kapanganakan? At bakit kailangan may panganak muli ang tao sa Espiritu? O manis pa ang Espiritu ng kalahayang sa tao? Number one, ang unang kapanganakan ng tao sa Espiritu ng kalahayang. Una, ano? Anong una? Ephesians 1:5, tayo kanyang pinili upang maging anak niya sa pamagitan niya, masyayak, yawasyay. Yan ang kanyang layunin, kalaroban. Kailan tayo naging anak niya? Dito sa 4, ayon sa pagkapili niya sa atin, sa kanya, bago tinunan ng salibutan, upang tayo'y maging mga banal, kung nung sa harapan niya sa pag-ibig. Kailan tayo naging anak? Before the foundation of the world. Yan ang unang kapanganak. Sa taas pa tayo, napanganak na tayo sa Espiritu. The first born spirit. Pangalawa, umalis pa ang Espiritu ng alayang sa tao? Sa Genesis chapter 2:15-17, inilagay ni Aba Yahawa alahayan ang tao sa harmanan ng Eden upang ito ay pangalagaan at pagyamanin. Sinabi niya sa tao, pakakain mo ang alinmang punong kahoy sa lamanan, balita sa bunga ng punong kahoy na nabibigay ng alaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag mong kakain ang bungang iyon, mamamatay ka kapag kumain ka niyon. Anong ginawa? Kinain ka dahil iba. Patay ang Espiritu. Tayo naman, na napanganak ka noon, patay din. Yun ang dahilan na dito sa lupa, mapanganak tayo po din sa Espiritu. Yan po. Ano nangyari? Sa Romans 5:12, ang kasalanan ay pumasok sa lupa sa pamagitan ng isang tao. Tandaan nyo. At ang kamatayan ay pumasok sa pamagitan ng kasalanan dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil ang lahat ay nagkasala. Nagkasala sa lahat, tayo contaminated, tayo lahat. Nagkasala din. Romans 5:13, nasa sanglibutan ng kasalanan bago binigyan ang kautusan, ngunit walang palinago sa kasalanan kung walang kautusan. Nagkasala si Adam, si Eva. Ang manalagot, si Adam, si Eva. Hindi siya kasama sa sinabi doon. Dahil yung sinabi ni Alahayaw sa kanya, wala pa si Eva. Huwag mong kainin. Tsaka pa niya nilikha si Eva. So, ang kasalanan na kapasok dahil kay Adam, hindi kay Eva. Pero si Eva ang unang natukso ni Gabriel na pumasok sa ahas. Siya yung ang God na sikat sa buong mundo. Tinatawag, oh my God! Hindi alam si Satanas ka. Yung God na tinatawag ng mga tao, si Satanas, si Gabriel yan, na pumasok sa ahas. Nga nag-isip na Eva, pero si Eva hindi nagkasala dahil wala pang batas. Sabi nito, nasalimutan ang kasalanan bago binigay ang otosan. Oh, nandiyan ang kasalanan. Ngunit walang pinatagot sa kasalanan kung walang kautusan. Walang kautusan si iba. Hindi pa. Nandiyan ang kasalanan pero hindi pa nagkasala. Yung pumasok, yung kumain sa Adan, doon na ang kasalanan. Dahil under the law si Adan, si iba hindi under the law. Dahil wala siya doon yung sinabi ni Yahawa kay Adan, na huwag mong kainin ito. The tree of knowledge of the evil, huwag mong kainin. Sa araw na kainin mo ay mamamatay ka. Pagkatapos, kumuha si Yahawa ng tadyang sa kakiliran at kinawang iba. So ang under the law, si Adam, si Eva, hindi under the law. Pero si Eva ang unang kumayo. Nandito na kasalanan, pero walang pinanagot sa kasalanan kung walang kutusan. Pagkain ni Adam, pasok na kasalanan. Napalayas na sila sa Garden of Eden. Yan ang story.
Yan, yan ang tinuturo ko sa talatang ito. Ngayon, sa 3, yan ang kailangan kung bakit ang tao kailangan ba ipanganak muli sa Espiritu ng kalahalan. Na kailangan ba born again. Hindi mo naging Kristiyano, born again, masayari. Born again, masayari. 1 Corinthians 2:10, ano mangyari sa isang taong wala pang Espiritu na alayang sa tao? Ito mangyari, sapagkat ang taong, 1 Corinthians 2:10, sapagkat ang taong di kinanahan ng Espiritu, alay tumanggap sa mga kaloob mula sa Espiritu ng alayang para sa kanila, hangalan ng mga iyon at hindi nila manawakan. Mapansin mo yung mga tao ko, sabi mo, gusto mong ma-share mo sa kanila ang salita ni Yahweh. Ayaw nila. Umabot niya sa'yo, ayaw nila. Kasi wala pang Espiritu ng alayang sa kanila. The moment that the Spirit of Rahab Adas entered the body of the one person, anong mangyari? Gusto lang umabot sa'yo, Warren. Gusto lang magpasalamit niya. Gusto lang manalamit niya, abay ang hama. Yun. Pero pag wala pang Espiritu ni alayang na mayroon sa kanya, para sa kanya kahangalan yung ginagawa natin. Gusto niya, gala lang, pasyal-pasyal. Gusto niya, gadget lang. Oo, magdamagal sa gadget. Walang pakialam niya sa gawain, alhayang. Kasi walang Espiritu, hindi pa siya na-born again. Pero kung ma-born natin sa Spirit na yan, ganado na. Naalala ko si Pastor Ramon, no? Tatlong araw na dito ako, no? Natural. Talagang ilip talaga. Very ilip. Yan. Bukas, nandito sila ulit. Dalang mga kasamang pastor. Ano sabi ng Titus 3:5? Tayo, ililigtas niya, natamo natin ito, hindi dahil sa ating mabuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Naligtas tayo at ipinanak ng muli sa banal na Espiritu na siyang lumilinis at nagbigay ng bagong buhay sa atin. The moment that you have and I have